yang na ma-ratify ng Senado. Para ho sa kabatira na ating mga nakikinig, Senator Loren, ano po ba itong RCEP? Ito po ba ay beneficial o dapat itong pangambahan ng iba't ibang sektor sa ating bansa, lalo na ng mga magsasaka? Opo. Unang-una po, ito po ay isang trade agreement na napirmahan na, nalagdaan na po, nasalihan na po ng bansang Pilipinas po noong 2021 sa aking pagkaintindi sa panahon pa ni Pangulong Duterte. Gaya ng ibang mga treaties o mga agreements ay kailangan po ito para makumpleto yung proseso ng ratifikasyon, concur in, yun po ang Yes, ma'am. Hello, ma'am. Medyo humina yung Senator Loren. Ma'am, tawagan ka uli namin. Medyo nawawala po yung inyong signal. Baka itry din natin sa Globe o dun sa isang kanyang line. Maganda ho marinig natin yung paliwanag ni Senator Loren Legarda bilang siya nga po yung nag-conduct ng hearing. At napakaganda naman po yung pag-handle niya dahil talagang binigyan niya ng sapat na pagkakataon na makapagsalita yung mga naniniwala at nagsusulong ng RCEP at maging yung panig naman po nung mga tumututol o may mga concerns dito ho sa RCEP. So, ating alamin kay Senator Loren. Okay, balikan na natin. Okay. So, mambalikan po namin kayo. So, ano nga ba itong RCEP po? Para at least dapat maintindihan din ho ito ng ating mga kabayan, lalo na ng iba't ibang sektor na maaari pong masaklaw nitong RCEP. Ito po ay isang regional comprehensive economic partnership agreement na pinasukan po ng gobyerno noong 2021 pa, at noong panahong yun ay si Senator Pimentel ang chairman yata ng Foreign Relations. Siya po ang nagdinig at marami pong mga hearing, konsultasyon at mga PWG. Ngayon po bilang chair ng Foreign Relations Committee, si Senator Aini Marcos po ang natalaga na mag-hearing po sa RCEP. Alam ko po na nagkaroon na rin po ng hearing at ng PWG. Siguro, tanungin na lang nyo, at I think nagpahayag na rin siya na binalik po niya kay Senate President Subiri na maaring hindi po niya papatuloy yung pagdinig. Kaya minarapat po ni Senate President Subiri na ipagpatuloy po ang pagdinig nito. At rinequest po ako kung maaari pong bilang pro tempore at bilang senador, ipatuloy po ang ating pagkonsulta sa mga sektor. Kaya nga po, tayo po ay nag-hearing at pag-TWG sa Monday, at titingnan po natin ang konsultasyon para po lahat ng sektor sa trade agreement po na ito, na hindi lang po pagbababa ng taripa, kundi po mga iba't ibang mga supposedly beneficyo sa iba't ibang sektor, farmers, fisher folks, MSMEs, yung mga sektor po na malalapit sa ating advokasya at puso na dapat ay masuri po natin. So ganun po, ito po ay naging head na po ang dalawang senador dati na hindi po natapos yung proseso ng ratifikasyon. Talagang ang proseso po ng ratifikasyon ay mahaba. Pag pumirma po ang pamahalaan sa pamamagitan po ng Pangulo, linilipat po ito sa Senado, sa concurrence na tinatawag, at kailangan po ay two-thirds ng Senado ang lumagda or mag-concur or pumayag po base po sa maraming pagsusuri, pag-aaral, pagkonsultasyon sa lahat po ng sektor. Ito po ay isang regional pact, hindi po ito buong mundo. Ang mga ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, at ang bansang Australia, New Zealand, China, Japan at South Korea po ay ating mga major trading partners kasama po sa nag-ratify at kasama sa Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Maganda po yung pakay nito para po sa mga market opportunities, para magkaroon po ng mas malawak na merkado para po ma-promote natin ang ating produkto, para na rin magkaroon ng mas malawakang investor sana na darating sa Pilipinas. So, ito po ay
ninegotiate 10 taon na po ng mga agencies of government, ang Department of Trade and Industry, mm-hmm. ang ating NEDA, ang ating Department of Agriculture. So, nagsimula ito 2012, Aquino administration. Mm-hmm. So, nag-negotiate hanggang 2021 ang aking pagkakaintindi. Mm-hmm. So, 9 years between Aquino administration and Duterte administration. Mm-hmm. Tapos, napirmahan nung huling taon ng Duterte mm-hmm. administration, mm-hmm. kaya ngayon, huling proseso ng ratifikasyon mm-hmm. ay ngayon naman sa Marcos administration. So, mm-hmm. ibig sabihin, nakatatlong administrasyon na po at ganyan talagang mahaba mm-hmm. ang proseso nito po. So, marami pong mga pinag-uusapan dito mm-hmm. sa pagbababa ng taripa mm-hmm. sa mga produkto na galing sa ibang bansa pero mm-hmm. sa 33 lang na mga agriculture tariff lines at mm-hmm. pagpasok din ng ating produkto sa ibang ASEAN nations na nagratipika na nito at yung partner countries na binanggit ko po mm-hmm. kanina. Mm-hmm. So, para po sa kaalaman ng lahat, ang ASEAN nations po, mm-hmm. lahat na po, ay membro ng RCEP. Nagratipika. So, Pilipinas na lang po ang hindi pa po nag-ratifika pero pinakikinggan po natin ang mga saloobin ng Federation of Free Farmers, mm-hmm. yung United Broilers Raisers Association, Alianza Agricultura, sa mga industriya ng agrikultura, marami pong mga subgroups under them na binabasa po natin ng position papers at kasama po live face-to-face nung hearing ng isang araw. Mm-hmm. Yun. So, importante natin binggin silang lahat kung makita kung ano po ang mga makakapakinabang mm-hmm. ang farmers, business folks, MSMEs para din maprotektahan ang mga sektor na maaring maapektuhan kung merong agreement gaya nito. So ma'am, after nung hearing na yon, na napakinggan niyo ho yung side ng mga nagsusulong ng RCEP at ilan naman po na grupo na tumututol dito, ang ano po yung naging assessment ninyo? There is a need na po ba talaga na ito'y ating i-ratify at sa tingin niyo naman ay protektado naman yung ilang mga sektor na masasaklaw nito yung RCEP? Una po, ay hindi naman ito po ang kauna-unahang free trade agreement na ating pinapasukan. Mm. Marami na po ang ASEAN-wide, yung buong region po natin, na pinasukan na FTA. Mm-hmm. Kaya po ang mga pagbaba ng taripa sa mga produkto, iba't iba, trades in goods and services, agrikultura, ay buwaba na po, iba zero, sa mm-hmm. iba-iba pong trade agreement. Mm-hmm. Ito po, ang sakop po nito ay 33 na agriculture product lines mm-hmm. at ang nakita ko po na ibababa lang ang tarifa sa zero immediately sa pagkaintindi ko po ay dalawang produkto mm-hmm. yung olives and olive oil mm-hmm. so sinisikap ko pang tanungin sa DA at sa DTI saan po ang ating industriya ng olives at olive oil yun yata ang magiging zero kaagad pero yung iba po ay 10, 15, 20 years na paghahandaan bago bumaba ang taripa sa pagpasok sa bansa. So mm-hmm. may enough time, supposedly, dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno because it will go beyond one administration. Gaya ng sinabi ko, nakatatlong administrasyon na po ito mm-hmm. from the time na pinag-usapan hanggang sa time na nag-negotiate, hanggang sa time na linagdaan, mm-hmm. hanggang sa time ng pag-aaral ng Senado at ng pag-concur. Mm-hmm. At kailangan talaga maraming safety net, maraming tulong sa ating mga farmers, fisher folk, mm-hmm. MSMEs, even our traders para po mabigyan sila ng protection at the same time, opportunity. Mm-hmm. Yun. So ma'am, dahil tapos na yung negotiation, pinirmahan na nga ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ibig sabihin, kung ano yung nilalaman nitong agreement nito, nitong RCEP, meron tayo, yung iraratify, wala nang pwede dong baguhin? Opo, gaya po ng ibang mga treaty or agreement, either we accept mm. kung maratify po,
or we reject. Mm-hmm. Dahil wala naman po tayong power to negotiate dahil na-negotiate na po ito ng 10 taon. Mm-hmm. Minungkahi ko po kung may agam-agam at mm-hmm. saloobin na hindi po sang-ayon sa RCEP, bakit hindi maggawa ng guidelines, recommendations na maaring hindi binding sa ASEAN nations or RCEP trading partners dahil mm-hmm. tapos na po yung agreement, mm-hmm. pero matulungan natin at maturuan ang mga ahensya ng gobyerno para po maprotektahan at matulungan at masuportahan ang mga sektor na baka maapektuhan. At mm-hmm. yun po ay kasunduan namin ni Senate President Subiri nung hearing mm-hmm. at sangayon naman po yung mga nag-oppose sa sektor, mas maganda kung merong guidelines sa polisiya, sa programa, mm-hmm. sa mga pupondohan na project ng mm-hmm. gobyerno sa mga darating na taon. Sana po'y matuloy yun. At mm-hmm. tagbungkahin din po tayo na sana'y may oversight committee na itatalaga mm-hmm. sa trade, sa agrikultura, sa mga MSME, pati sa environment para makita natin po every quarter mm-hmm. ano po ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno sa pagpatupad ng ating agriculture, fishery sector at kung talagang nakakabuti ba dito. Mm-hmm. Dahil meron man pong mga provision sa ating mga trade agreement mm-hmm. na maaring umalis sa ibang provision pero may proseso rin po ito. Mm-hmm. So, lahat po ito ay ating pag-iisipan, mm-hmm. patuloy na pag-aaralan, patuloy na konsultasyon ng mahalaga para ito'y makatulong sa taong bayan. Mm-hmm. Lahat naman ang ginagawa natin, dapat makatulong, dapat mm-hmm. gumaan. Correct. Ang pinapasan ng sektor ng pang-agrikultura. Mm-hmm. Pero sinabi ko, hindi po ito magic pill. Mm-hmm. Gaya ng sinabi ko, this is regional. Mm-hmm. Marami na tayong foreign trade agreement na pinasok. Mm-hmm. Dalawa lang ang ating bilateral. Ibig po sabihin sa bilateral, yung dalawa lang. Pilipinas at isang bansa. Mm-hmm. Naalala nyo, way back yata first term ko pa yung JPEPA sa Japan. Mm-hmm. At nakatulong yan sa ating ekonomiya at sa ating pag-trade sa ating neighboring country na napaka bait na kaibigan sa atin. In fact, mm-hmm. nandiyan mm-hmm. ngayon ang economic team kasama ni Pangulong Marcos sa Japan, kasama si Senate President Subiri. Mm-hmm. So, yung isa, yung ating trade agreement, I believe, with Australia and New Zealand, matagal na rin po yun. At mm-hmm. merong ibang mga trade agreement ng buong ASEAN na pinasukan, hindi mm-hmm. lang ang Pilipinas. So, mm-hmm. this is not the first agreement at marami na pong agreement dati na napasukan either ng Pilipinas lang o ng buong rehiyon ng ASEAN na nakinabang na po ang Pilipinas. In fact, if you will recall in 2018, so ito ang pinaka-recent, mm-hmm. yung huling termino ko po, nag-sponsor po tayo nung share tayo ng foreign relations, EFTA. Mm-hmm. Ito po ay foreign trade agreement sa mga bansa na hindi po membro ng European Union. Mm-hmm. Gaya po ng Switzerland, gaya mm-hmm. po ng Liechtenstein. Ako, hindi po wala pa siguro nakakapunta pa dyan. Oo, mm-hmm. apat po na bansa yan. I think that includes Norway as well. So, pinanong ko sa kanila, anong mm-hmm. pakinabang ng pag-sponsor ko ng apat na EFTA countries na bagamat na sa Europa mm-hmm. ay hindi membro ng European Union. Yan, importante, maintindihan po yan ha. Kasi mm-hmm. hindi ibig sabihin na sa Europa, nasa EU ka. Mm-hmm. Diba po? Mm-hmm. Oo. Aba, sabi po nila, maganda po. Ako, bakit maganda? Mm-hmm. Kasi, bago raw tayo nag-ratifikan na trade agreement. Mm-hmm. Yes, ma'am. Okay. So, tatawagan ulit. Baka pwede na ba tayong mag-break?
para mamaya dire-diretso na kay Senator Loren. So magbabalik ko tayo dahil marami pa tayong katanungan kay Senator Loren Legarda, ang Senate President pro tempore, makalipas ang ilang paalala. Oras po natin 2:22 ng hapon. Usapang Senado kasama si Celly Ortega Bueno. Balik tayo sa ating programa, ang Usapang Senado, at mamaya atin humbalikan si Senator Loren Legarda dahil tanungin natin kung siya ba ay nakakasiguro na na makakakuha ng suporta itong RCEP para maratipikahan kasi 2/3 votes ho ang kinakailangan. Balikan natin. Hi, ma'am! Yeah, nagsasalita po ako kanina about EFTA na wala po sa linya. That's commercial yata kayo, but gusto ko lang ipaliwanag po nung 2018, yung EFTA countries na nasa Europa pero hindi member ng European Union ay naratipika po natin, unanimous po yata, if I'm not mistaken. Anyway, it's in effect yung ating pag-trade po gaya sa bansang Switzerland. At meron po tayong economic zone or factory ng Dyson na UK company, pero dito nag-locate sa Pilipinas, at ang kanilang vacuum cleaner at electric fans ay ine-export ng Pilipinas dahil gawa na po dito sa Switzerland na hindi po miyembro ng European Union pero miyembro po ng EFTA na ating in-sponsor 2018. To make a long story short, ang balance of trade ay positibo in favor of the Philippines. Ibig sabihin po, mula sa bago mag-EFTA ay tayo po ay mas konti ang ine-export sa bansang Switzerland at sa buong EFTA countries na apat. Ngayon po ay sa atin po mas marami ang ating binebentang goods gaya po ng Dyson na ginagawa na po sa Laguna. So I just wanted that example. Of course, iba po yung trade agreement na yon, free trade agreement na yon nung 2018, iba naman po itong RCEP. Pero balik po tayo sa RCEP. So, marami pong mga issues dito. So, may mga agricultural products, 33 po yan, na mga agriculture tariff lines mula po ibababa ang tarifa sa zero. Iba naman po within 10, 15, 20 years, ibaba po po. So, kailangan po may mga safety nets, protection po sa ating mga agriculture lines. At the same time, lalawak po ang ating pagpasok din naman sa ibang bansa. Kasi yung mga ibang ASEAN nations po na membro na ng RCEP, kung mag-export, let's say, sa bansang Hapon, ay kung yung produktong yun ay hindi pa na sasaklaw ng ibang trade agreement at covered ng RCEP, pagpasok ng isang ASEAN country ng produkto sa Japan, zero tariff example, kung sakop ng RCEP. Pero kung hindi po tayo sumama, may tarifa pa ang pasok ng ating produkto sa Japan kung hindi po tayo miyembro ng RCEP kung ang same product ay saklaw ng trade agreement. Gets po nyo? Yun. So, ibig sabihin po, all other ASEAN nations have ratified it, maaring magkaroon tayo ng disadvantage. Pero kailangan din nating bantayan syempre yung pagpasok naman ng ibang produkto dito na hindi dapat syempre ma-flood ang ating market. Kaya nga pinapag-aralan natin yung 33. Hindi naman po lahat eh. Hindi po magbubukas ang ating bansa at magkakaroon ng pagbabaha ng mga imported products. Opo, ang 33 product lines po na hindi po bigla ang zero, iba nga po hanggang 15 to 20 years. So ma'am, ang importante dito, di ba, kinakailangan tayong maging productive and competitive. So ang tanong ng iba, handa na ba tayo? Ganun na ba tayo ka-prepare para makipag-kompetensya? Alam nyo, yung ating pagpasok sa WTO decades ago, doon tayo nag-open, di ba po, sa World Trade Organization. Opo. At saka yung ating pagpasok din ng mga FTA, Free Trade Agreements, na binanggit kong marami na, whether bilang isang bansa o bilang ASEAN, sa mga nakaraang dekada. Ang RCEP po ay isa lamang sa mga napasukan na. So, kung sa inyong tanong ay handa na ba tayong pumasok sa free trade, ay iba-iba na po ang napasukan natin.
decades ago, because this is not the first time we're entering into a free trade agreement. As I mentioned, WTO was way back in 1995. Mm-hmm. Kaya po kung pag-usapan natin ang ating pag-active sa World Trade Organization, mahabang usapin po yan. Mm-hmm. Pero nakikita ko ang dapat na karagdagang suporta sa ating industriya, sa ating MSMEs, sa ating magsasaka, sa ating mangingisda. Maraming hamon, maraming dapat gawin. Hindi lang isang administrasyon o isang senado ang makakabigay po ng solusyon na ito. Pero sa tingin ko po, kundi tayo sumama ng RCEP, we cannot enjoy enhanced market access. Ibig sabihin po, yung mas malawakang pag-access, ano ba, paano paliwanag yun, ng merkado, yung pagpalawak po ng merkado sa mga existing, sa mga nandyan na po na trade agreement na napasukan natin. Kailangan po, kasi iba, may tarifa pa yung pagpasok eh, pero pag tayo po sa RCEP, ay ibabagsak din pagpasok ng produkto natin doon. So, meron tayo mga produkto na nag-enjoy na ng preferential treatment sa ibang bansa, may mga produkto na wala pa. So, importante po ay ito'y mapag-usapan kung talaga makikinabang ang ating produkto. So, importante rin yung tinatawag na rules of origin. Ito po, sa aking pagkakaintindi, ay sakop ng RCEP. So, hindi po tayo makaka-avail ng wider area for accumulation of raw materials kung hindi po tayo makasama sa RCEP. But there are benefit, there are also challenges. Maraming dapat gawin. But gaya na sinabi ko, this is not a magic pill. Hindi po ito first trade agreement. Marami na pong existing sa Pilipinas na nakapagbaba ng mga tarifa papasok, mga tarifa sa ibang bansang katrade natin, palabas. At pangalawa, ay kailangan talaga. So, mula noong 1960s at 70s po, ang ating trade deficit, ibig sabihin, yung ating pagnangalakal sa ibang bansa ay nandyan. Ibig sabihin, hindi lang ngayong new administration or nakarang administration, mula 60s at 70s. So, ang trade deficit ay nandyan. So, kailangan siyasatin natin isa-isa, bawat bansa. Paano natin papaliitin ang trade deficit or gawin natin surplus? Gaya ng nangyaring kinento ko sa bansang Switzerland na membro ng EFTA, is it EFTA that helped it? Sana. Kung di man ang EFTA ang nakatulong, basta importante, may trade surplus ngayon. Mula sa deficit, ngayon naging surplus. Diba? Maganda yun. So, I hope makatulong to sa mga darating na panahon. But it's really not a magic pill. Pero, kung lahat ng ASEAN nations ay membro, baka naman maiwanan tayo ng panahon. Pero inaaral ko pa po at mag-TWG at kung kulang pa ang panahon, mag-hearing ng buli, kailangan dinggin lahat. But you know, this was an assignment given me biglaan and there was a hearing. Walang maari mag-chair. Okay, I chair it. It's my duty. Then I will listen to everybody. So, then we will discuss it if I have to defend it or not. Pag-uusapan pa po. So ma'am, ano ba ito? Target na ma-sponsoran nyo sa plenary bago kayo mag-break next month? There's a target date for everything, but we're continuing our study and our consultation and we're not sure. It's not for me to say, kaya hindi naman po ako ang chair ng committee. So I'll have to find out from the chair of the committee, Senator Marcos, who's the chair of foreign relations, and the Senate president, because they created a subcommittee that they asked me to chair. I have done the hearing and will help in the TWG, but we still have to discuss it, whether I will continue chairing it or will I continue the hearings or will it be given to someone else or will we co-chair it? Hindi pa po maliwanag, pag-uusapan po pag-uwi ni Senate President Subiri. We also have to ask our colleagues how many are in favor? Diba? Hindi naman po yung chairman lang ng committee o subcom chair ang mag-decision po nito. Ito po ay buong Senado. And we need 2/3. Because kung sabihin po ng majority,
ayaw namin ngayon pa lang. Opo. Eh bakit pa tayong magkakapahirap pag-sponsor kung ayaw pala ninyo sa simula pa lang? Pero kung sila naman ay sang-ayon at maintindihan po na sang-ayon, ako po sinasabi ko na as early as now, ako'y sang-ayon bagamat meron akong kondisyon na magkaroon ng guidelines at mga rekomendasyon na kailangan magawa at mapondohan. Pero ma'am, kung sakali ang maging decision, kayo pa rin talaga ang tuluyang mag-handle nung mag-sponsor sa plenary, mag-depensa sa plenary. So magiging, ano po ba ito, obligasyon ninyo na kayong makakuha ng 2/3 votes? Magiging burden, nasa inyo yung burden para ho gumawa ng strategy or para makumbinsi ang 2/3 ng mga senador na suportahan po itong RCEP? Siguro po, let's put it this way, tungkulin ko po na gawin ang aking trabaho at kung ito'y makakabuti po sa taong bayan at kung ito po ay maaral, mapag-aralan, masolusyonan at masuportahan, kung makakabuti, ay tutulong po tayo. At as I said, this is not the decision of one senator or one chair. Mm-hmm. It is the decision of the whole Senate. So I will listen to them after a thorough study. But I will not shirk for my responsibility. Gagawin ko po ang aking tungkulin, gaya po na nakita nyo, dininggin ko po at sinisiyasat at hanggang ngayon pong weekend, nag-aaral po sa ating mga ginagawa. Sa tingin ko po ay maaring makatulong at dahil po, pag lahat po ng ASEAN nations ay nagratipika, siguro naman po, there's something good about it, right? Correct. Kung sa Pilipinas lamang ang hindi pa tayo'y nakatapos po ng proseso ng ratifikasyon. Pero gusto rin natin, syempre, makonsulta lahat ng sektor. Mm-hmm. Pero ma'am, ano po ba? May mga initial na kayo na narinig mula sa mga ibang ASEAN countries na sumama na na aalaki talaga na naitulong nito sa kanila, nakatulong sa paglago ng kanilang ekonomiya? Gagawa tayo ng matrix ng although bago lang kasi, no? Gaya ng Indonesia, it was 2021 or later 22. So we have to see all the effects on their balance of trade. Dahil marami ito, hindi lang trade, pati investment. So yung chapter 10 ng RCEP tungkol naman sa investment. So komprehensibo po, may promotion, protection ng investments, facilitation. So gusto natin din yung investors may stability sa mga rules regardless ng administrasyon, di ba? Importante yan. So I believe this can be covered and I hope it can be covered by by RCEP. So ito po ay kind of technical pero importanteng maintindihan at makatulong kaya nga nakasalalay po ito sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na po ang Department of Trade and Industry at ang Department of Agriculture at ang MEDA. Importante po sa mga provision sa proteksyon ng MSMEs, sa tulong sa marginalized fisher folks and farmers, at sa lahat po ng ating mga industriya na dapat makinabang po dito. Mamitong si Pangulong Marcos na ngayon po ay nasa Japan para sa isang official visit. Kanyang nireiterate during Philippine Business Opportunities Forum na yung kanyang administrasyon ay itinutulak niya yung ratification nitong RCEP. Ito daw yung mega free trade deal na kung saan ang Pilipinas nga ay signatory. So kung may ganito na nga pong mga statement mismo ang Pangulo, may pressure po ba sa Senate para talagang tiyakin na ito'y mararatify na sa lalong madaling panahon? We know that our trading partners, including our close ally and dear friend Japan, ay kasama dito. So mahalaga, we are inputting all of this information in a process of ratification. Mahalaga ang ating friendship at trading partner at ally na Japan, gaya ng ibang mga trading partners sa RCEP countries na tinatawag. So ma'am, ngayon ba, nagbibilang ka na kung ilan na yung sumusuport ang senador o wala pa kayong numero kung ilan ang sa tingin nyo ay siguradong boboto for the ratification of RCEP? I guess they're still studying it po. Although I can say nga na it's not the first time dahil sa previous Congress pa po ito eh. Na panahon ni Senator Pimentel and in this Congress, Senator Marcos and I guess the other senators, pero iba umalis na rin because it was a previous Congress, so pinag-aaralan ng muli.
Pero si President Marcos, baka isa sa mga una niyang kumbinsihin na ito i-ratify ay si ang kanyang kapatid na Senator Aimee Marcos. Mukha may concern pa dito si Senator Aimee. Yes, each senator is entitled to her or his opinion. We respect that. Mm-hmm. Pero importante po ay malaman natin anong benepisyo. All ASEAN nations have ratified it. There must be something good about it. Mm-hmm. Many sectors have raised their concerns and we have heard it. We are studying it. And we want to help put the protection and safety nets and guidelines and recommendations. And I believe that the agencies of government, specifically the DTI and the DA, there's a lot of work to do. Mm-hmm. But this is not the only magic pill. Many solutions mm-hmm. must be done mm-hmm. to be able to help our MSMEs and our agri and fisheries sector. So marami pong dapat gawin. Mm-hmm. So ma'am, tama po ba yung pagkakaintindi ko? Magkakaroon ng TWG on Monday. Doon magiging basihan kung may pangangailangan pa ba na mag-conduct ng another hearing or i-sponsor na sa plenary. Doon po ibabase sa TWG on Monday? I think gusto ko pong makita sa TWG kung kailangan pa ng isang hearing. Mm-hmm. Okay. Yes. Mm-hmm. Although limang oras po yung ating, higit pa, nung Lunes, the briefing was like 7 hours. Mm-hmm. And then the hearing the next day was more than 5 hours. Tapos may TWG, aside from previous hearings of the previous chairs. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. So marami na pong pag-aaral. Hindi sapat ang pag-aaral. Kailangan yung positive action mm-hmm. of the agencies of government. And the commitment, the firm commitment of agencies of government mm-hmm. to help our agriculture sector and mm-hmm. Even those involved in trade and goods and services, importante po. At saka, importante masabi po, no, hindi po kasama yung mga sensitibo na agriculture products. Opo, mm-hmm. opo. Ma'am, isa hindi pa, po kasama. Mm-hmm. Panghuli na lang po. Noong Wednesday, inisponsoran niyo po itong Senate Bill 1841 na ang objective po nito ay mapalakas ang conservation at protection ng ating Philippine cultural heritage sa pamamagitan ng cultural mapping. Paano po yung tinatag na cultural mapping at sino yung pangunahing magiging involved pagdating sa cultural mapping, ma'am? Ito po ay 2009 na batas, National Heritage Act. Dinagdag po natin yung LGU, culture mm-hmm. mapping. Maganda po ito para hindi po natin makalimutan ang ating kasarinlan, ating kultura, ating kabihasnan, at kung meron pong culture map, ito po ay ginagawa na ng ibang LGU. Nung pandemya po 3 taon, ginawa po namin sa Antique kasama pong NCCA at kasama rin po ang UP Visayas. Maari pong ating mga SUCs ay tumulong sa mga LGU sa culture mapping. Maari din po ang NCCA. Maari ang pribadong sektor na mga nakakaalam po ng kultura. So ito po ay minamandate under the Culture Mapping Bill, which is an amendment to an old law nung, I think, the Public Act 10066, National Cultural Heritage Act, way back in 2009. So, ito po ay minamandate ng LGU para po to conduct cultural heritage mapping for both tangible and intangible, natural and built. Ibig sabihin po, mm-hmm. yung nakikita at hindi nakikita, yung nahahawakan at hindi nahahawakan, yung mm-hmm. na iikot o nadadala at yung hindi kayang matulak, ganun, movable, mm-hmm. ganun. Ito po yung mahalaga. So ma'am, ngayon ba, wala pang mga LGUs na may ganyang cultural mapping? Or meron na ilan? Marami na po. Uh-huh. I know that many enlightened LGUs also have it. Uh-huh. I know that many LGUs, maski wala pa, ay gustong-gusto magkaroon ng culture mapping. Mm-hmm. At ma'am, may nagpapatanong lang kasi si Senator Robin Padilla may final na resolution seeking economic amendment sa ating constitution. Paborda po ba kayo at magandang timing na pag-usapan yung ilang dapat na daw baguhin sa economic provision ating constitution? In the past years, we've passed many laws to
retail trade, liberalization, marami na po. Mm-hmm. So let's see whether it would take legislation or would it need a constitutional amendment, because there are per piece legislation we've done in the past years when mm-hmm. I was not in the Senate but I was in Congress have helped our economy a lot and will continue to help. So we will see would entail an opening of a constitution which is very sensitive to a lot of people, or would it be piecemeal, and which aspect that is not yet covered by new legislation. Okay. At ma'am, napakahusay daw ho ng pag-handle nyo nung nakalipas na session nung nagkaroon ng mga konting pagtatalo tungkol dun sa anti-SOGI bill. May mga nagko-comment na napakahusay ng pag-handle nyo nung a session ng Senate last Wednesday. Thank you very much. Tonight lang po natin ang rules. Importante lang po maging fair at patas at sana po ay maging maayos naman ang hearing ng Rules Committee at yung eventual hearing ng Committee on Gender Equality. Mm-hmm. On that note, marami pong salamat at happy weekend po, Senator Loren. Happy aral weekend. Maraming salamat, Sally, at buhabati sa lahat na nakikinig ngayong hapong ito. Yan po mga kaibigan, si Senate President Pro Tempore Loren Ligard. At ang oras po natin, alas 2:46 at mamaya sa ating pagbabalika, atin mamakapanayan Senator Bato de la Rosa. Usapang Senado, kasama si Celi Ortega Bueno. Balik tayo sa ating programa. Meron na lang tayong 12 minutes bago humagalan stress, pero maitry natin maihabol Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil siya po ang isa sa mga, siya yung nag-handle naman ng pagdinig sa panukala na mandatory ROTC. At nung huling hearing po, itong si Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na nag-attend, eh nabanggit niya na itong ROTC ay makaka-cure daw ng mental health issue. Pero may mga nag-react, so may mga clarification siyang ginawa. Anyway, natin na kasama ho natin ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ronald Bato de la Rosa. Hi sir, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Sally, at sa ating mga taga-subaypay. Magandang hapon po sa iyo lahat. Sir, unahin ko muna kasi ang inyong kasamahan, Senator Hood Padilla, ay nag-file ng resolution na gusto niya na magkaroon ng amendment sa mga economic provisions ng ating Constitution via Constituent Assembly. Pero ilan po sa inyong mga kasamahan, medyo malamig ang pagtanggap dahil sabi nila, yung 18th Congress, marami na kayong mga major economic measures na ipinatupad ng intention mapalakas yung pagpasok ng mga foreign investment. So kay ba conforme kayo o sa tingin nyo mukha namang marami na kayong nagawa para maayos yung ilang mukhang hindi na naaayon na economic provision sa ating saligang batas? Well, to give you a background, Darcelle, no? During the last Congress, kaming dalawa ni Senator Tolentino ay nag-file ng joint anong resolusyon, no? For kwan yun nga, calling for kwan amendment of the economic provisions of the constitution. Mm-hmm. So pero nga yun nga, luckily hindi man lang ito national at the committee level. Mm-hmm. Pero as a result of that, nagkakaroon tayo ng mga measures, no, na na-approve at naging batas na ngayon yung mga batas na pertaining to public utilities, public services, para mapalago yung ating mga foreign investments dito sa ating bansa. Mm-hmm. So, yun nga, sinasabi naman natin constitution, unless provided by law. Mm-hmm. So, nalulusutan rin itong economic provisions na ito by Congress through enactment of enabling measures na nagbibigay ng exemption dito sa provision ng Constitution. So sa tingin nyo, hindi pa sapat? May dapat pa tayong ayusin sa mga economic provision na ating saligang batas? Well, kung simplify ito, simplify matters, mas maganda talaga kung magkakaroon tayo ng charter change. Mm-hmm. But yun nga, sabi nga nila, madugo. Medyo malaking proseso ito at malaking gastos.
So I don't think it will gain enough traction, no, among legislators. Mm-hmm. Dahil nga tinry na namin yan last Congress, mm-hmm. Dalawa kami ni Senator Tolentino nag-file ng resolution na yan, mm-hmm. at sa amin pa lang ha, sa upper house, sa Senado, uh-huh. ay walang nangyari. Mm-hmm. So malaking challenge ito kay Senator Robin kung paano niya gagawin na kahit papano eh makasulong itong kanyang final na resolution. Yes, yes, but then again for me, ha, for mm-hmm. Gusto ko to simplify matters. Talagang gusto ko talagang ikuan yan, susuportahan yung charter change na yan. Yung provided, kasi ang gusto niyang methodology is kung as Constituent Assembly. Mm-hmm. Ako, susuporta rin ako niyan sa Constituent Assembly, provided it will be well settled from the very beginning na mm-hmm. Congress will be voting separately, mm-hmm. not jointly. Mm-hmm. Dahil nga, our constitution is silent about mm-hmm. the voting of the Congress, no? Whether mm-hmm. it is separately or jointly. Kaya, mm-hmm. Sitting as one, but voting maybe separately. Voting this separately. Yan ang gusto ng Senado. Dahil talaga naman kami sa Senado ang madidihado niyan kapag voting jointly, maubiran kami ng 300 votes ng lower house as compared to our 24 votes coming from the Senate. Mm-hmm. Lugi naman kami. We are voted nationally, no? Mm-hmm. Di sila voted by their districts lang. Mm-hmm. Tapos yung boto namin magiging equal sa boto nila. Mm-hmm. So yan ang hindi pumapayag ang mm-hmm. Senado. So ang mga sinasabi ko kasi na ilan yung mga kasamahan, malayo daw ito sa bituka o sa kumakalam na sikmura na ating mga kababayan. Mas dapat daw unahin itong pagtugon sa inflation, pagtaas ng kaliwat kanan na pagtaas ng presyo ng bilihin. Meron din naman nagsabi na con us, eh baka may iba pa daw agenda, baka pagka ito'y convene kayo bilang Constituent Assembly, ay baka hindi lang economic provisions, baka pati yung ilang mga terms sa ng panunungkulan ng mga elective officials ay pakialaman na rin. So kung may mga ganyang concern, sir, sa tingin nyo medyo malabo na makasulong itong chacha na ito? Alam mo, most likely, mangyari talaga yan because that will open the floodgates, no? For mm-hmm. all possible amendments na ating constitution kapag sinimulan yan, mm-hmm. hindi mo malilimitahan at yan, marami na magpapasukan. So, sabi natin na limited muna sa economic provisions. Mm-hmm. Pero pag nag-open up na yan, ako, meron din ako iniisip na isasaksak na political provisions. Mm-hmm. So, yun nga, to be safe, tingin ng iba, huwag na lang pakialaman para hindi magkagulo. Uh-huh. Diba? Parang gano'n ang tingin ng iba. Pero yan ang aking inaaglihan na rason. Pero kung ang sabihin rason, unahin mo na yung mga kahirapan, kagutuman, mga edukasyon, ay katagal na yung rason na yan. Wala namang nangyari sa rason na yan. Mm-hmm. Ibig sabihin lang talaga sila, kung may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Maraming dahilan. Yung gagawing dahilan yung kahirapan, kagutuman, mga ganun. Mm-hmm. Huwag na, nagsasawa na ako marinig yung mga rason na yan. Sabagay, oo. Pero di ba ang pagsusulong ng chacha, sabi nga nung iba, kung kapapasok pa lang na administrasyon para wag pagdudahan ng intensyon ay pagpapalawig ng kanilang termino. So kumbaga, baka ito ang kaya ginawang timing ni Senator Robin para mag-file ng naturang resolution dahil at least kauupo pa lang ng Marcos administration. Yun na, mas maganda yun. Kung talagang desidido siya at desidido, kung mm-hmm. ito'y makakuha ng suporta galing sa palasyo, maganda sana simulan niya ito ngayon habang maaga pa. Mm-hmm. Kasi kung gawin mo ito after the midterm elections or the latter half of the administration ng Malacañang, ay baka malalamig na ito sila at pati yung mga constituents natin ay magdududa mm-hmm. sa talagang pakay nitong
tsatsa na ito. Pero Sir Kay, ba yung nakonsulta o nakausap ni Senator Robin bago siya nag-file ng naturang resolution bilang alam niya na dun sa nakalipas na Congress, eh kayo ni Senator Tolentino ay nag-file din? Well, sa totoo lang, hindi kami nakapag-usap, hindi kami nakapag-usap tungkol dyan. Mm-hmm. Baka sarili niyang inisiyatibo yan talaga. Gusto niyang i-file din. Maganda sana kung mapagbigyan yan. Maganda sana. Sir, ihabol ko itong sa ROTC dahil nung nakalipas na hearing, di ba nandun si Defense Secretary Carlito Galvez at ang kanya nabanggit na sinusugan nyo pa nga na itong ROTC ay can cure mental health issue. Pero mukhang may mga nag-comment, may mga parang negative yung reaction. Kaya nagkaroon siya ng clarification na ang sinasabi daw niya, itong ROTC ay isang programa na parang naglalayon nga na ano ba to, yung resilience ng mapalakas ang character at resilience ng mga trainees. Yun na kanya naging clarification. Hindi talagang, kasi parang ha, can cure, maraming nag-ano na, can cure for mental health. Maybe can prevent or siguro somehow we can cure, but I am in no position to comment on that because I'm not an expert on that matter. Ah, okay. Hindi ako expert sa psychological health. Hindi ako subject. Pero kumbasihan lang, no? Kung tama rin sinabi ni Secretary Galvez, kumbasihan yung aming mga pinagdaanan. Mm-hmm. Pinagdaanan niya bilang nasa military for a long time. Naging kadete ng PMA. Pareho kami ng pinagdaanan. Ako naging police ng matagal. Ay, totoo po yun. Nakikita ko talaga na yung dinaanan mong training, eh makadevelop sa'yo na self-confidence at self-esteem. Kasi yung mga, kasi karamihan ng mga bata na nawala na self-esteem, self-confidence at nagmumukmuk lang sa bahay, ay malaki ang chance, kulang sa komunikasyon, no? Kulang sa komunikasyon, ay nagresulta sa mga mental health problems. Yung iba, nag-suicide. So, kung matindi yung training na pinagdaanan mo, sabi ko nga, ang dami-dami, siguro nga, pareho kami na inisip ni Secretary Galvez, sa dami ng problema dinanan namin sa buhay, sa aming servisyo, sa military, sa police, hanggang ngayon sa politics, ay may time. At pati na yung mga personal problems na dinanan ko, may time na makapag-isip ka na wala na, end of the road na. Pero sa training na dinanan namin, never kami nakapag-decide na magpakamatay na lang ako or hindi ko na ito kaya. Sabi ko nga, kinaya ko nga yung 1 year na kahirapan doon sa PMA, yung mag-playbook ka na para bang imposible mong makayanan, imposible mong malusutan, and yet nalusutan ko, ito pang problema na ito. Dadaan lang rin itong problema ito, matatapos din ito. Kaya yun ba, yung mga mental attitude na ganun, madidevelop yan through training. Dinanak ko nga yung napakahirap na training, itong problema na ito, hindi ko malulusutan. So, it will boost your confidence to fight personal problems. Parang ganun. Kailan yung sponsoran sa plenary itong mandatory ROTC bill? Baka before kami mag-break. May konting naayos na lang, no? Konting naayos lang yung aking committee secretariat in baka by March or late February pwede na akong mag sponsor sa plenary nitong aking committee report. At sir, ihabol ko pang huli, ano ang inyong pananaw dito sa sinusulong na magkaroon ng visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan at meron ding panukala na magkaroon ng Philippine, Japan and US security triad o security agreement? Philippine, Japan, US security triad? Oho, at saka yung magkaroon din daw tayo ng VFA sa Japan. Ito yung sarap nga din itong mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Well, maganda yan. Susuporta ako dyan. Mm-hmm. Lalong-lalo na kung yung additional aid sites na idadagdag nila ay kasama yung Pag-asa Island,
At saka yun doon sa West Philippines na mga kuan natin, mga teritoryo natin, doon ilalagay yan. Masaya ako kung doon ilagay yan. So, ano kayo, welcome for you itong ganitong mga sinusulong na VFA with Japan and then security triad with Japan and US. Well, as I have said, anything that can enhance our defense, enhance our confidence as a nation to defend ourselves, and anything na magkakaroon ng deterrent effect doon sa mga kapitbahay natin na gustong mambubuli sa atin, ay welcome po sa akin yan. Pero meron lang akong konting reservation dyan. Pagdating dyan, gusto ko talaga sana na yung ating soberenya ay mananaig at yung ating batas ay masusunod sa lahat ng mga activities na mangyayari dito sa ating teritoryo. Gusto ko, they're all subjected by our laws. Wala po exemption yan. Hindi po pwedeng pag naka-commit ng krimen yung kanilang mga personnel, whether it's US or Japanese military, ay po pwedeng ma-exempt at pwede nilang hindi surrender sa atin. Yan ang ayaw ko. Sana masiguro yan, maplansa ng gusto yan, yung particular issue na yan. Dahil magiging irritant yan between us at saka sa magiging mga partners natin dyan kung hindi respetuhin yung ating soberenya at yung ating mga umiiral na batas dito sa ating teritoryo. On that note, maraming salamat at advance, Happy Valentine's Day, Senator De La Rosa. Yes, Ellie, Happy Valentine's Day sa inyo. Maraming salamat sa greetings. Thank you. Okay. Yan po ang kaibigan, ang Chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ronald Bato De La Rosa. Antabayanan niyo po susunod agad ang programang Echoes of the Heart ni Evangeline Pascual. Ako po inyong lingkod, Sally Ortega Bueno. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Usapang Senado.